Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Asenyero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid, si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandiga ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakakuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda kako, tinamo kako yung si Percy kako, magaling talaga. Pero talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, pating ikaw man ay politiko. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatunto ng Lapid Fire na inyong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Ang ating pong palatunto na naisabayang napapanood sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming. At sa gawing kanan po ng ating live stream, meron po tayong chatroom, maaari pong i-type ang mga reaksyon na ating pong pag-uusapan ngayong gabi. At sa mga nais po namang magbigay na reaksyon sa mga nakikinig sa atin sa DWBL, ang ating pong linya na maaari pong tawagan para sa inyong mga reaksyon ay 0915707025.
Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan. Magsama-sama po tayo hanggang alas 12 ng hating gabi sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ipinatigil po ng Malacanang ang pagpo-post ng mga appointment papers ng mga itinatalaga po sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga opisyal po, ha, local officials o LGUs sa lalawigan ng Cebu, mga kaibigan, ay nananawagan na imbestigahan ito pong dolomite extraction. O paghahakot ng tinatawag na dolomite, yung pong buhangin daw na gagamitin sa Manila Bay. Laking kwarta nito. Kaya dapat po itong imbestigahan ng Senado, mga kaibigan. Ano po? Limpak-limpak na salapi. Sinong inchik na naman ang makikinabang po rito? Gagawin daw yan Boracay, ha? Sa Maynila. Boracay sa Manila Bay. Boracay ng pera. Boracay na kukurakot. Yan po yan eh. At marami tayong pag-uusapan. Nandiyan na rin po yung mga kinasuhan di umano sa ombudsman na mga empleyado ng Bureau of Immigration na sinasangkot sa ano ho, pastillas ho. Isang malaking katarantaduhang kaso na alam mo sa bandang huli hindi magtatagumpay. Wala yung mga mastermind eh. Kung sino-sino isinabit dito eh. Yung mga limang bahay, sila Dennis Pad, Binsol, ano? Pangalan nun, Damuhong yun. Si Dennis Pisngi. Oh, pati yung si Juan. Si Red Marinas, wala ho rito. Yung Denden Binsol, wala rin po sa kaso. Ang mga nakasuhan, yung nagtatatak sa counter ng immigration. Pati janitor. Ang mga big time na sindikato sa immigration, hindi ho kasama. Bueno, mga kaibigan, ito na ho ang mga pag-uusapan natin. Ano ho, ipinatitigil po ng palasyo yung pong pagdi-disclose, yung pagsasapubliko ng appointment ng mga naitatalaga sa pwesto. Bah! Ano yan, ha? Mga kaibigan, kakaiba yan, ha? Ala pang ganyan sa mundo. Ia-appoint ka, hindi malalaman ng publiko kung sino ang nakatalaga sa isang ahensya ng gobyerno. Ganun po mangyayari doon, mga kaibigan. Ano po? At yun daw ay ipinauubaya na nila ng Malacanang doon po sa kwan, mga itinatalagang opisyal kung gusto nilang ipaalam o hindi. Mga kaibigan, at ito'y kinumpirma ng tagapagsalita ni Presidente Duterte na si Harry Roque. Mga kaibigan, ha? At ang sabi niya, mga kaibigan, before, noon daw, dati, we'd post it. Ha? Dati raw eh, pinopost nila. Now, ngayon, our policy in the OPS, Office of the Presidential Spokesperson, is it's up to the official to post. Bahala na raw yung official
Kung gusto niyang i-post, mga kaibigan, ha? If they want, we just have to confirm if an appointment has been made. Kukumpirmahin na lang sa kanila kung yan po ay talagang na-appoint. Halimbawa, ako, in-appoint. Hindi na i-announce siya ng Malacanang, mga kaibigan. Ang mag-a-announce kung gusto niya, yung in-appoint. Ha? O, pagkatapos, ang sabi niya, tinanong si Roque, ha? Ang sagot ni Roque dun sa tanong na kinukumpirma, ha? Yung appointment ni dating MBI director na ngayon ay naitalaga sa PhilHealth, kung ito ay nabigyan na ng official appointment papers, ha? Dahil sa nung Webes kahapon, di ba? Sinabi ho ni Girani na wala pa siyang natatanggap na appointment. Oh, mga kaibigan, it was the executive secretary, sabi ni Roque, who said that it's enough that we confirm appointments. Ang gagawin na lang nila, sa halip na ipaalam nila, paano kung hindi ipapaalam din ng tao? Ako'y na-point. Bah, anong klaseng katarantaduhan na naman po itong na-inventong ito? Dito lang ito sa Pilipinas ngayon. At ngayon lang ito nangyayari, mga kaibigan. Siguradong kaya hindi nila ina-announce, ayaw nilang i-announce. Diba, usually pag kami in-appoint, of course, yung nag-appoint, o kaya yung opisina niya, ha? Opisina nung nag-appoint, ang mag-a-announce niyan, mga kaibigan. Ha? Bago kukumpirmahin mo ngayon to doon sa kwan, doon sa in-appoint, 'di ba? Halimbawa, ako yung in-appoint. Dati i-announce siya ng Malacañang dapat kasi sila ang appointing power, yung opisina niya. Pagkatapos, mga kaibigan, kukumpirmahin mo ngayon doon sa appointee, ha? Tatanungin mo ngayon yung appointee kung totoo ba na ikaw ay in-appoint sa pwestong ganito't ganon. Ikaw ang magkukumpirma, hindi yung opisina, di ba? Kailan mo natanggap yung appointment papers? Tatanungin ka. Ito'y baliktad . Baliktad ngayon. Ang gagawin nila ay sisikreto na meron pala silang in-appoint sa ganung opisina. Bakit nila ginagawa yan? Yan ang malaking katanungan. Bakit nila tinatakban o itinatago sa publiko ano meron para itago sa publiko kung sino mga itinatalaga nila sa pwesto? Ang tinuturo ni Roque na nag-utos nito si Mijaldea, yung executive secretary. Ha? Ang rule daw was introduced sometime from October 18, sipin mo yan, ha? 2018 to April 20 nang si Roque ay hindi pa nakababalik sa kanyang pwesto bilang spokesman. Mga kaibigan, iginiit ni Roque na sa kabila daw po nitong rule na ito. Ha? Ano to? Anong rule to? Baluktot na rule? Crooked rule. Hindi ano rule of law . Ha? O rule of the crooked. Ayan, mga kaibigan. Malacañang still lives up to Duterte's vow of transparency. Meron bang transparency sa ganun? Nag-a-appoint ka ng tao, hindi alam ng publiko? Ha? Anong katarantaduhan yan? Anong asa ng tinatawag na accountability? Ha? Paano yan kung may in-appoint? Di ba? Hindi alam ng tao. Katulad nito, si Giran, bakit itinatago ang appointment?
At bahala ng ang mag-announce yung in-appoint. Eh kasi nga ho, merong violation sa batas. Kasi dito sa gobyerno ni Presidente Duterte, napakaraming appointees na may tama. Dito kay Geran, wala tayong question sa kanyang pagiging MBA director, at matagal na nagserbisyo sa MBI, wala tayong question dun . Ang kino-question natin, nasunod ba ang batas sa pagtatalaga sa kanya bilang bagong pangulo o presidente at chief executive officer ng PhilHealth, mga kaibigan? Yun ang question . However, ito balita, the palace often only confirms the appointment of an official if the media somehow gets wind of it. Ngayon sa kalimitan ng palasyo, kinukumpirma na nagkaroon ng appointment ng itinatalagang opisyal kapag ka naamoy na ng media. Di ba? Sa pamamagitan ng social media, o kaya may nakapag-tip, o kaya usap-usapan. Di ba? Sa paliwanag daw ni Rockway, mga kaibigan, kapag ang Duterte appointee o ang ina-appoint ni Presidente Duterte, pagka itong inaitalaga sa pwesto, hindi alam na ng publiko na siya itinalaga, there's a chance they will succeed since the palace is leaving it to them to disclose the information. Eko, kung ano ibig sabihin doon, hindi ko maintindihan yun Di ba? Before, Malacanang would email to media. Matagal na palang nangyayari ito. Marami ng appointees na hindi alam ng publiko. At ang nababalitaan lang natin, yung mga pabalik-balik na sa pwesto, hindi ba? Mga kaibigan, palipat-lipat ng pwesto. Pero, masama po yun Yung itinatago yung appointments. Kasi pag tinago mo, pwedeng posibleng mangyari niyan, pag sumabit yung opisyal, hindi naman appointed yan mga kaibigan, pag sabit yung appointment, katulad niyan, sabit sa batas ko yung pagkakatalaga kay former MBI Director Geran. Sabit ho yun Maliwanag kasi yung batas Hindi siya qualified. Sa madalit sabi, ang pinagtatakban dito, maraming hindi qualified. Saan qualified? Sa pandurugas, mga kaibigan. Di ba? Qualified tip. Katulad yun dyan sa Manila Bay. Matagal nang nadimanda ng ng qualified tip yan Mga kaibigan, nagkakaso nga yan, qualified tip Kung tutuusin ninyo Pero ang, yan, yun nandiyan sa, yung tumitirada ng palihim, pero nabuko. Gagawin daw, buraka yung Manila Bay, akalain ninyo. May nakakita lang dun Ang totoo niyan, tinatambakan na Di ba? Meron lang nakapagtanong kaya umalingasaw yan Mga kaibigan sinisindikato Yung pong gagawing Manila Bay. Ayan po hindi maliwanag kung bakit ginawa nila ang ganitong tuntunin sa Malacanang. Yan ang sinasabi sa balita. Kung bakit kailangang itago nila yung kanilang mga appointees. Ito pa ang naka... Hindi ba si Presidente Duterte pa nga
gumawa ng executive order. Ano yun? Freedom of information. Executive order lang ito. Mga kaibigan, na anytime pwedeng bawiin yan at pwedeng baliwalain yan. Ang totoo, hindi naman ho gumagana yun eh. Kasi yun eh, for public consumption lang eh. For purposes of ng public consumption. Ibig sabihin, para lang malin lang ang publiko, mga kaibigan, na transparent itong gobyerno. Ha? Ngayon, hindi ba ito'y inconsistent doon po sa transparency na dapat talaga ang gobyerno ay transparent sa lahat ng kanilang ginagawa? Especially, hindi mo pwedeng itago yung pagtatalaga ng tao sa pwesto. Ha? Sapagkat yun ay gaganap ng opisyal na tungkulin sa gobyerno. Otherwise, mawawala ng accountability, pananagutan. Ha? Halimbawa, illegal, naging illegal ang appointment. Paano yan? Pwede nilang sabihin na, hindi naman eh, wala namang appointment paper yan eh. Hindi ho ba? Para hindi mapanagot sila, ha? Sa paglabag sa batas. Mga kaibigan, by far the biggest transparency issue. Ito pinakamalaking issue. Ginagawa nila siguro 'yan para lahat na lang pwede nilang itago. Halimbawa, hindi ba hinihiling ng marami ngayon ang disclosure, ang public disclosure sa tunay na estado ng kalusugan ni Presidente Duterte? Yan ang pinaka maliwanag, mga kaibigan, ha, na ano ho ngayon panawagan ng publiko, demand ng publiko. Marami nang nagde-demand yan. Ang nagloloko-lokohan na lang dyan, ito mga kunyari oposisyon. Pero hindi nila ma-challenge paglalabas ng medical bulletin ni Presidente Duterte. Gayong sila'y mga mambabatas at alam nila ang batas. Nagtatanga-tangahan. Kaya ako duda na rin dyan eh. Namimili na lang ng issue, mga kaibigan, na malayo sa putok ng kanyon. Ha? Halimbawa, issue ng China. Ngayon, ano ang issue sa China ngayon, mga kaibigan? Ang issue ngayon sa China, yung pinapayagan ng gobyerno. Ha? Nakikipagkontrata ang gobyerno sa mga kumpanya ng inkjet na sangkot, ha, sa mga project na itinayo dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng bansang Pilipinas. Hindi ho ba? Yan eh, kung hindi pa ho nag-blacklist ang Amerika, malalaman ba natin? Naisipin mo yung mga kumakamkam, yung nagtrabaho, yung gumawa ng mga project, yung mga kumpanya ng inchik mismo na nagtayo ng military infrastructures diyan sa ating mga teritoryo na inaagaw ng China, sila rin ang kinokontrata ng gobyerno. Hindi ba maliwanag 'yon? Ha? Na talagang nalalaman ng gobyerno. May sabwatan talaga ang mga nasa gobyerno at saka ang gobyerno ng China sa pagtatayo. Hindi ginawa ng China on their own. Ha? Bagamat kinakamkam nila yan, hindi nila nagawang mag-isa
na magtayo ng mga imprastruktura kung hindi po sinang-ayunan ng gobyernong ito? Ano katunayan? Isipin mo yung airport. Diyan sa Sangley Point, ha, mga kaibigan, dating kuwan yan, naval station din ng US Navy yan eh. Di ba? Nung araw. Yan eh, tinatayuan ngayon, nakumpirma, dyan nakumpirma na yung mismo mga kumpanya na may kinalaman o sangkot doon sa pagtatayo ng mga military facilities sa mga teritoryong inaagaw sa atin ng China, eh nalalaman ng mga nasa administrasyon yun. Nagkukunwari lang na kunyari, on their own, ginawa ng China yun. Ha? Yun pala, eh may imprimatur. Ha? May pagsang-ayon ng administrasyon. Oh. Ngayon, ito, ha? However, ha? Ito, the Duterte administration open cites the president's freedom of information executive order. Ito, ginagamit nila sa panluloko eh. Oh, hindi ba? Iyan binabanggit nila bilang katibayan daw ng kanilang commitment sa tinatawag na transparency, mga kaibigan. However, departments often cite the many exceptions to this rule. Gumawa ng FOI, kumbaga eh, para ano yan eh, panloko yan eh, panluloko yan eh. Puro deception talaga eh, mga kaibigan, makikita ninyo eh. Kumbaga, pakakainin kita ng lahat ng masasarap na pagkain, ipapakain ko sa'yo. Kaya lang, bubunutin ko muna mga ngipin mo. Ha? Mga kaibigan, paano mo makakain yung kahit anong sarap ng pagkain? Ganun ang dating nitong freedom of information na ito eh, na ginamit sa publicity, pampabango, ginamit na deodorant, mga kaibigan, para bumango yung administrasyong ito nung bagong upo. Pero sa katotohanan, hindi nagagamit ito eh. Katunayan eh, maraming mga nasa media ang hindi makakuha ng mga dokumento sa mga tanggapan ng gobyerno na kailangan sa kanilang, sa pagtupad ng kanilang tungkulin ng mga nasa media. Oh, mga kaibigan, katulad na lamang halimbawa, ha? Pati ang mamamayan, kasi pwede, sakop kayo nung FOI eh. Yung panlulokong FOI nga lang ito. Kasi hindi naman batas yan eh. Yan yung pinangako ni Grace po na isa sa batas kapag nanalo siyang senador nung unang takbo niya. Pero hindi niya tinupad yan. At nitong mga senador, pag malapit na eleksyon, yan ang ginagamit nila eh, para bulahin ang media eh. Ito naman mga nasa media, nuknuka ng uto-uto. Eh ako hindi ako nagpapauto dyan sa ganyan eh. Bistado ko kaagad eh, mga kaibigan eh. Oh, katulad nito ha, merong kaso nitong si Dino De Leon na nagtangka siyang attorney ito ha, abogado, nag-request ng medical bulletin sa Malacanang. Yung medical bulletin ni Presidente Duterte. Ha? Sinagot ng palasyo yung kanyang sulat, request, ha? Na sinasabing wala raw silang impormasyon. Ganun lang yun. Basta ganun lang. Eh yung nilagdaan nga namang FOI sa pamamagitan ng executive order. Kasi executive order lang ito eh, mga kaibigan eh. Nakalagay dyan, every Filipino shall have access to information
official records, public records, and the documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development. Eh, sa ibang pagkakataon nga eh, ng ating programa, di ba madalas kong mabanggit at may kwento, kaya na-imbento itong, yung panukalang ito, na freedom of information, ito ay offshoot. Ha? Nanggaling ito doon sa desisyon ng Korte Suprema, ha? Sa inihain naming kaso nung araw. Kasama po ako ron sa, hindi ko matandaan kung mga sampu o mahigit kami sa sampu. Hindi lalagpas ng 12 eh. Kami sa pangunguna ho ng dating radio commentator at kolumnista ng balita si Attorney Rick Balmonte, abogado. Marami kaming komentarista noon, si Kauding Bartolome. Ako pinakabata noon eh. Kasi ipinail namin yung kasong yun around 1986 eh, kauupo pa lang ni Mrs. Cory Aquino. Ha? Hiniling namin sa Korte Suprema na sa pamamagitan ng tinatawag na mandamus, hinihiling namin noon sa Korte Suprema na utusan ang GSIS na ilabas ang listahan ng mga dating miyembro ng batas ang pambansa na nabibilang sa oposisyon. Ha? Ito'y pag-upo ni Mrs. Cory Aquino. Ha? Sapagkat nakabalita kami na itong mga mambabatas na ito, ha? Ilang araw na lang bago ang snap election ay tumanggap ng suhol sa administrasyon ni dating Pangulong Marcos, ilang araw bago ang eleksyon, ibig sabihin, bumaliktad sila, nasuhulan sila sa pamamagitan o ang ginamit na pansuhol sa kanila, eh, pera ng GSIS. Ha? Sa maskara ng kunyari, eh, utang. Pero wala naman silang collateral. Kasi kung uutang ka sa GSIS dahil hindi ka naman miyembro, hindi sila miyembro eh. Ang miyembro yung mga karaniwang empleyado. Hindi ba? Eh sila yung mga parang congressman eh. Mga assemblyman eh. Nakautang sila. Sa madalit sabi, kung hindi ka miyembro, dapat meron kang collateral o isasanla kapalit ng pag-utang mo. Sila wala. Hiniling namin yan sa Korte Suprema sapagkat noon, itong si Sonny Belmonte, mga kaibigan, siya ang general manager noon eh. Ayaw niya kaming bigyan ng dokumento na hinihingi namin. Kaya kami, sa pangunguna po ni Attorney Rick Balmonte, eh dumulog kami sa Korte Suprema para hilingin na utusan ng Korte Suprema ang GSIS na ilabas ang kailangan naming dokumento. Ha? Yung petition na yon ay tinatawag na mandamus para ang korte o ang kataas-taasang hukuman ay maglabas ng utos doon sa respective agency na hinihiling doon sa mandamus, katulad ng GSIS. After 3 years, 86, 87, 88, 89, tsaka lamang naglabas ng desisyon ang Korte Suprema
ang mga petitioner, Atty. Rick Balmonte, si Kauding Bartolome, namatay na si Ray Bagaching, marami na namatay si Romel Coro. At that time, nasa dyaryo pa lang noon si Romel Coro, hindi pa siya nagbo-broadcast noon. Hindi, nagbo-broadcast na rin pala si Romel Coro noon. Ha? Pero si Romel Coro ay sumikat, nakilala yan bilang newspaper man. Ha? Magaling na journalist yun, mga kaibigan. Pero nagkaroon din ng radio program. Sino pa? Yeah, si Kawal Di Carbonel. Oh, yung nagtataka ako ngayon, bumalimbing na kay Duterte. Naging Duterte bigla eh. Noon, makabayan daw eh. Oh, yung mga nabubuhay na lang eh. Ilan na lang kami. Si Lacauding namatay na. Oh, sino pa ba? Marami yun. Meron kaming mula 10 hanggang 12. Ngayon, ano sabi ng Korte Suprema? Ang mamamayan, lalo ang mga nasa media, ha, ay may karapatan na makakuha ng anumang dokumento, official documents, katulad ng binabanggit dito. Ha? Pero dito hindi binabanggit sa executive order na FOI ni Presidente Duterte, kasama mga kontrata dun sa desisyon ng Korte Suprema na pumabor sa amin. Ha? Yung pong mga kontratang pinapasok ng gobyerno, kamukha yan. Asan ang mga kontrata niyan? Yung mga Sangley Point na yan na ibinenta sa Incheck. Ha? Lahat ng papasukin kahit na yaan ay government-owned and controlled corporation, kasali yan sa lahat ng opisina. Alam ba ninyo, isang bagay lang, ha? Hindi ka pwedeng magkaroon ng access sa dokumento na kailangan mo. Kapag ang hinihingi mong dokumento ay nagsasangkot sa seguridad ng bansa, doon lang hindi pwede, mga kaibigan. Ha? Oh, kulang nga ito, itong nasa freedom of information eh, mga kaibigan. Ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga panukala tungkol sa FOI. Kung tawagin nga ito, ang tawag dyan, sa pagkakabanggit ng Supreme Court sa kaso namin ay access to public records. Maging ang karaniwang mamamayan ay kasamang binibigyan dyan ng karapatan. Ang sabi ng Korte Suprema, ang mamamayan, lalo na ang mga nasa media, ay may karapatan na kumuha ng mga kopya ng records na kanilang kailangan, lalo na ang media, sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Hindi ho ba, mga kaibigan? Yun nga ang ginagawa ng marami sa media, pero marami rin hindi naman ginagawa yan. Yung kailangan may dokumento ka. Hindi ba, pagka nag-expose ka, ha? Meron kang ibinubulgar na sindikato, anumang pagnanakaw sa gobyerno, kailangan dokumentado. Sapagkat alam mong sensitibo yan. Dahil pagka ibinulgar mo ang isang anomalya, lalabas na magnanakaw yung opisyal. Di ba? So, ano gagawin yan? Magdidemanda. E di magdemanda ka. Pero kung ikaw ay may dokumento, kahit idemanda ka, ha? Eh merong kang panghahawakan. Oh, mga kaibigan. Kaya nga ako eh, di ba? Panahon ni dating senadora. Oh. Si Senadora Miriam Defensor Santiago nung
siya ay immigration commissioner pa lang. Di ba in-expose ko yan? Sa gumawa ko ng sarili kong periodiko. Ha? At linggohan lang lumalabas yung periodiko. Doon ko ibinulgar ang mga katiwalian na nangyayari sa immigration sa panahon na ang namumuno dyan si dating senadora o yumaong senadora Miriam Defensor Santiago. Oh, ano ang ginawa ni Miriam Santiago para matigil ang pagbubulgar ko? Si Miriam Santiago, tanda nyo, bago siya na italaga sa immigration, yan eh, nagsilbi mo ng judge sa panahon ni dating Pangulong Marcos. RTC judge yan, mga kaibigan. Oh, ngayon, at saka si Miriam eh, nagsusulat ng column yan sa Daily Express, panahon ni Pangulong Marcos. Ha? Ngayon, pagkatapos kong ibulgar ang anomalya sa immigration, eh, siyempre, ang dating ni Commissioner Santiago nung panahon na yon, eh, kuhan, grab buster, di ba yun ang naging tawag sa kanya? Naging bansag sa kanya, graft buster. Eh pero nagalit, ayan, alam ni ano yan? Ni Andrea Domingo. Ha? Yan nagpapasasa ngayon na presidente ng PAGCOR o chairman ng PAGCOR. Mga kaibigan, si Andrea Didi Domingo. Dahil yan, tauhan lang ni Miriam dati yan, mga staff ni Miriam Santiago yan sa immigration. Oh, ano ginawa? Idinimanda ako. Hindi nagtagumpay eh. Hindi demanda niya. Na-dismiss sa piskalya dahil noon hindi pa kasing korap ngayon ang prosecution office. Noon eh, pinag-aaralan ng piskal muna yung ipinapail mo reklamo. Hindi katulad ngayon, basta't naglagay ka, eh kahit walang basihan yung kaso, isasampan nila sa usgado yan. O eh, nung panahon na yon, ibinasura ng piskalya. Pagkatapos, nag-file pa yan ng motion for reconsideration. Na-dismiss din. At nagtaka nga ako, hindi man lang ako nakatanggap ng subpoena para ako ay pagsumitihin ng tinatawag na counter affidavit doon sa complaint nila laban sa akin. Walang ganon. Nakatanggap na lang ako ng sulat mula sa fiscal's office na humawak nung kaso para ipagbigay alam sa akin na ibinabasura yung demanda sa akin ni dating senadora na nooy Immigration Commissioner Miriam Defensor Santiago. Ano ang ginawa ko? Pagkatapos na mabasura ang kaso laban sa akin, dahil lahat ng aking inilathala sa aking pahayagan na ang pangalan ay Dateline News, eh pawang mga dokumentado. Ano ang ginawa ko? Dahil dokumentado ang aking mga ibinulgar na katiwalian sa immigration, naghain ako ng kaso, ha, ng grab case laban kay Miriam Santiago. Alam ni Attorney Rick Balmonte yan dahil si Attorney Rick Balmonte rin ang pinakiusapan ko na gumawa ng aking affidavit of complaint. Ha? Hindi pa nga complaint yun, information lang yun eh. Yan, si Attorney Rick Balmonte ang tumulong sa akin para ma-file ko yung kaso sapagkat hawak ko ang mga dokumento, ang mga ebidensya. Mga kaibigan, oh, noon, binabantayan ko yung kaso. Ang nakaupo pang ombudsman noon eh, si
yung tatay ni naging secretary ni ERAP eh. Ha? Si Iron Lady kung tawagin. Si Lenny De Jesus. Di ba? Maganda. Tsaka musician yun eh. Pero yung binansagan yun na Iron Lady. Tatay niya nakaupo noon na si ano si Ombudsman Conrado Vasquez ang nakaupo noon. Mga kaibigan. At minsan na tsempuhan ko 'yan kasi binabantayan ko yung kaso. Nabalitaan ko na nagkausap yata sila ni Miriam Santiago. Tinanong ko ngayon nung matsempuhan ko si Ombudsman Conrado Vasquez, yung matino yun eh, mga kaibigan eh, matino yun. Tinanong ko sa kanya, ang sabi pa nga niya, ang bibilis ng pangamoy niyo. Sabi niya gano'n, natawa lang yung matanda. Pero alam niyo, yung kaso na ipinail ko kay Miriam Santiago, sumampa yun sa Sandigan Bayan. Ha? Kaya parang sa korte, halimbawa, ang katumbas ng ombudsman, piskalye. Yung piskalya, pag merong probable cause, ipapail yan sa husgado, di ba? Ganun ang nangyari sa kaso ko, sumampa yun sa Sandigan Bayan. Mga kaibigan, at dahil nasampa yung kaso ni Miriam Santiago sa Sandigan Bayan, merong attempt si Miriam noon na lalabas siya ng bansa. Ha? Hindi siya kumuha ng clearance muna sa pag-alis niya. Kaya pagdating niya sa airport, hindi siya pinayagan na makaalis dahil meron siyang pending case sa Sandigan Bayan, nalililitis siya ng Sandigan Bayan. Isipin niyo yan ha. Time ni Mrs. Aquino yan. Nangyari yan. Ha? Inabot na yung kasong yan, tumagal na yan. Hanggang pagkatapos pa ni FBR. Alam niyo kung kailan na-dismiss ang kaso laban kay Miriam Santiago? Mga kaibigan, pag-upo ni ERAP. Magtataka kayo ha? Kasi si Miriam noon tumakbo pang presidente. Tumakbo ang presidente yan pagkatapos, diba, kaaway niya si ERAP noon eh. Oh, kung tawagin niya si Johnny Walker eh. Ibig sabihin, Lasengo. Ang iniinom, Johnny Walker. Hindi, mali siya. Nung vice president si ERAP, hindi, senador si ERAP, ang iniinom niyan, Old Par. Bakit ko alam? Eh, nakakadalo ko sa mga inuman nila minsan. Eh. Hindi ako kilala niyang kupal na yan eh. Kasama ako ng mga kwan niya, barkada niya. Ha? Isinasama akong pilit. Oh, tapos hahatagan na ng Old Par. Ito, kay Bigote ito. Bigote, tawag nila riyan. Oh. Mga kaibigan, bakit na-dismiss ang kaso? Paano si Senator Miriam, pagkatapos na manalo ni ERAP, ipinakasal yung anak, kinuwang ninong si ERAP. Pagkatapos nun, na-dismiss yung kaso. Sa Sandigan Bayan, husgado yun. Ha? Oh, mga kaibigan, hindi ko sinasabi ito para siraan si Senadora, katunayan, ako gusto ko buhay yan eh. Si Miriam Santiago. Kasi kailangan natin ng mga nagbubunganga sa Senado. Hindi katulad ngayon, may napapalaba tayo. At least si Miriam, alam ang sinasabi, alam niya ang ginagawa niya. Mga kaibigan, magaling siyang mag-fiscalize. At alam niya ang sinasabi, hindi katulad ngayon, karamihan sa mga senador ngayon, bitaw ng salita, hindi naiintindihan. Mga kaibigan, at saka
malawak ang karanasan ni Miriam eh. Si Miriam eh, naging judge eh, sa matagal na panahon eh. Kaya, tsaka matalino, bright. Eh pero, eh kabataan ko nun eh. Ano magagawa natin? Alam nyo naman sa media, hindi ka naman noon makikilala kung wala kang libel case. Kaya, gagalingan mo. Diba? Humanap ka ng pwede mong ibulgar na tatiwalian sa gobyerno. Oh, mga kaibigan. Nagpunta sa akin kasi mga empleyado ng immigration nung araw. May asosasyon yan eh. Natatandaan ko pa pangalan nun eh. Si Mrs. Tatoy eh. Galit na galit si Miriam doon sa babaeng yun. Kasi matapang yun. Mga kaibigan, basta't labag sa batas, hindi siya sumusunod kay Miriam. Galit na galit si Miriam sa kanya. Lumapit sa akin yun. Oh, kasi siya, nagsampa rin siya ng ibang kaso kay Miriam. Pagkatapos na pagsalitaan siya ng mga masasakit, may edad na noon si Mrs. Tatoy eh, tsaka medyo mataba yun eh. Oh, doon ko sa kanya narinig ang pangalan ni nung binabanggit natin yung isang araw na number one PR nung araw si Mr. Adi Season. Oh, mga kaibigan. Eh, parang tinulungan din sila ni Adi Season bago ko sila nakilala. Ngayon, eto nga ho. Kaya ko lang binabanggit-banggit itong patuloy na ito. Kasi po, ito, pinagpupunyagian nang marami sa mga nasa media na maipasa itong Freedom of Information Bill na nakatenga lang sa Senado at saka sa Kamara na malabo na yan malabo na yan sa sobrang tagal na eh pang ilang term na ni Grace po ngayon pangalawa na eh. Diba? Malabo na yan. At least, kaya ako binabanggit ito, bumangon yung issue na yan na pinagpupunyagian ng mga nasa media na maipasa. Tandaan nyo yung karapatang yan kung magkakaroon ng ganyang batas. Hindi ho yung karapatan lamang. Exclusive na karapatan ng nasa media, hindi ho. Kundi yan ay karapatan, magiging karapatan ng bawat mamamayan. Kaya hindi ka pwedeng basta-bastahin kung ikaw eh, kahit ikaw ay karaniwang mamamayan lang. Kung alam mo na meron kang sandata laban sa pag-abuso, pwede mong magamit, pwede kang makapanindigan bilang isang mamamayan. Yun ang kagandahan ng mga nasa media. Kami ang sumusukat sa hangganan ng pwede mong matamong kalayaan. Bakit mo yan pababayaan kung ikaw ay isang Pilipino? Hindi ba? Sipin mo yan, nagtataya kami. Nakataya kami dyan. Hanap buhay lahat. Hindi ho ba? Oh, para lang matamuyan ng mga mamamayan sapagkat iyan lang ang pwede naming maiambag sa kalayaan ng ating bansa. Oh. Hindi ho ba, mga kaibigan? Eto nga ho, ngayon eh, mga appointments, sipin nyo, ililihim. Eh di lalo na. Mga kontrata. Ano pa maibubulgar mo ngayon? Matatakot ka na. Di ba? Kasi wala ka ng pinangahawakan. Di ba yun nga ang ginagawa nila? Oh. Lalo ngayon, kahit na meron ka pang pangawakan, gigipiting ka. Tatanggalan ka ng trabaho. Oh. Isa-isa nang natatanggal ngayon. Gusto nila, puro-puri lang. Saka makakakita nun? Sa komunistang bansa lang yun.
sa mga bansa lang na meron diktadorya. Mga kaibigan, napakalayo nito, incomparable. Hindi mo pwedeng ikumpara sila kay Marcos. Yung pinagdidikit niyo yung mukha ni Presidente Duterte tsaka ni Presidente Marcos, nakakahiya naman. Ha? Mapapahiya si Presidente Marcos. Si Presidente Marcos, tatapating ko kayo. Si Presidente Marcos, hindi naging ganyan sa media, although may mga naipakulong sa media. Yun lang yung mga, talaga namang meron silang ano eh, agenda eh. Diba? Oh, hindi naman sila media, nagmamaskara media, may ideology na sila na at that time bawal yun. May batas na bawal yun. Oh, ngayon, mga kaibigan, katunayan ha, diba, si Sator Ocampo, nakakulong nung araw, naging presidente yan ng samahan sa media. Oh. Eh, nagkaroon ng eleksyon. Pinayagan niya na makalabas. Pinasamahan ng gwardiya para lang ma-exercise niya yung kanyang karapatan na makaboto. Anong ginawa niya? Tumakas yan dun eh. Sa tulong din ng mga nasa media. Kasi ganun ang samahan ng media nung araw. Nagtutulungan. Hindi katulad ngayon. Walang yaan. Bakit? Kasi ang media ho, tandaan nyo ha, napasok ng mga sindikato. Parang itong gobyerno natin, ang mga nasa gobyerno, parang sindikato talaga, mafia na. Ganyan ang nangyari sa media. Pumasok sa media na ang misyon ay gamitin yung profesyon para sila magpayaman. Kunyari, tumutulong sa api pero sila ang nang-aapi. Kanina nga, nakikinig na yung sinakyan ko sumakay ako ng Grab eh. Eh, pagsakay ko, napapakinggan ko yung isang programa ng nagmamagaling. Ha? Yung nagmumura ron sa mga ini-interview, yung nagpapahiya, narinig ko na naman yun. Sipin mo, siya ang judge, siya ang police, yung nagre-reklamo sa kanya, humingi ng tulong yun para maayos yung problema, di ba? Isipin mo, ginulo niya yung problema lalo, dinagdagan niya. Inihanap niya, iginawa niya ng kaaway para lang makapagmagaling. Kalahin mo, binullshit yung kernel na kausap. Napakawawalang yan itong mga taon to para maitanghal nila na wala silang katulad sa tapang. Ang tapang nila ginagamit. Kaya kayo, pag-aralan nyo mabuti ha. Hindi ko sinasabi, kayo makinig dyan. Nakikinig kayo dyan eh. Pakinggan nyo mabuti at suriin nyo mabuti yung ginagawa kung tama. Tama ba yun? Sasabihin mo public service ka, lalapit sa'yo. May nagre-reklamo. Sinusumbong. Oh, kinuha raw yung anak. Ha? Hiniram daw yung anak. Hindi na binalik. Eh, anak niya rin yun eh. Diba? Tinawa, police. Tinawagan yung hepe ng Las Peñas. Akalain mong ipahiya on the air, in public. Eh, sino ka ba? Eh, pinaghirapan ng tao yun oh. Bago niya narating yung kanyang ranggo. Mga kaibigan, public servant din yun. Hihiyain mo lang sa kaso na. Kaso lang nang may kaso. Ha? Kung ano na tinawag, tinakot ba? Tinawagan pa si Kaskolan. Ito naman si Kaskolan. Bitaos, biglang bola kay Kaskolan. Pagdating kay Kaskolan, bola. Para konsintihin siya sa ginagawa nila. Nakatarantaduhan sa media. Mga kaibigan, magbabalik po tayo. Pagkatapos ng ilang mga mensahe, dahil tayo po ay magpapaalam na sa ating mga tagapakinig sa impilang DWBL, 12:42 sa inyong mga talapitan, sapagkat hanggang alas 11 lang po tayo mapapakinggan sa Radio DWBL. Pero wag po kayong aalis. Magpapatuloy tayo pagkatapos po ng ilang
mahalagang mensahe. Magbabalik po tayo. Sandali po lamang, ho. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.